Magandang umaga muli, mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos na tayo po ay may pagkakataong muli na makapag-aral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng live stream. Nais kong muling batiin ang ating mga kapatid sa Sovereign Grace Christian Church of San Pedro. Gayun din ang mga nanunood, nagjo-join, naka-tune in sa live stream preaching na ito sa iba't ibang lugar. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi maging sa ibang bansa. So, salamat sa Panginoon sapagkat meron talagang ganitong live stream. Ano? Naisip ko lang po kasi kung nangyari itong ating pong pandemic na ito, siguro some 15 years ago or more, wala tayong ganitong pagkakataon na makapagpalakasan sa isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napakabuti rin ng Panginoon. Pwede nating sabihin, it happened in this time that we have this wonderful technology where we can still enjoy the preaching of God's Word. Everybody can still view or listen to the preaching of God's Word in different places sa pamamagitan ng live stream. Okay, wala naman po akong ibang mga announcement, kundi yung mga announcement ko na rin. Noong nakaraang linggo, announcement din ni Pastor Proy, ito po ay wala namang mga bago pa. No? So, isang pwede ko lang din sabihin, dahil alam naman nating lahat na ang ating pong probinsya ay nasa ilalim ng MECQ. Ang ibig sabihin, halos wala namang pagkakaiba yan sa ECQ. Maliban sa yung iba ay pwede nang makapasok sa trabaho, makapagbukas ng ilang mga establishment. Pero yung pong mass gathering, yung pong worship service, hindi pa rin natin pwedeng gawin. So, ang gawin na lang natin sa ngayon, manalangin at maghintay. At sana, little by little, ay bumalik na yung normal na sitwasyon at anuman ang maging desisyon ng ating pong gobyerno ay maging favorable sa atin na mga mananampalataya so we can meet together again. So, yan lang ang pwede kong sabihin doon sa bagay na yan. And of course, hindi po natin mababati lahat, no? Kasi hindi ko alam kung kompleto yung aking listahan, pero nais nating batiin ng happy birthday. Alam ko na, bati na si Sean noong nakaraan, pero batiin ko rin, ano? Sean, happy birthday. Happy 13th birthday. Si Ina De Luna, ba? Birthday pala ni Ina. Si Deacon Omar Franco. Si Jill Wayne. Happy birthday, Jill. No? Si Nanay Huling Bautista, happy birthday din po. At saka si Nanay Edith Quasay, no? Si Nanay Huling, yan ang parents nila Deacon Alan, Labimbo, nila Mark. At saka si Nanay Edith naman, yan ang mother ni Macy. So, happy birthday, God bless you. At sana maging malakas kayo, hindi lamang physically, kundi spiritually, no? At pagpipray din natin ang iyo pong ang pagpapala ng Panginoon ay sa mga inyo. Okay, so simulan natin ang ating pong gawain ngayon sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoon at paghingi ng biyaya sa Kanya at tulong sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami na kami po ay pwedeng mag-aral ng iyong mga salita sa pamamagitan ng live stream preaching. Kami po ay totoo na namamangha na sa iyong providensya dahil pinayagan mo na ang pandemyang ito ay mangyari sa panahong ito na merong ganitong technology. Some 15 years or 20 years ago, walang ganito. At kung nangyari yan noon, walang sigurado ko na hindi po mai-enjoy ng maraming mga mananampalataya ang ganitong klase ng pagkakataon na kami po ay makarinig ng pangangaral ng iyong salita kahit na nga sa aming mga tahanan lamang.
Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang oras na aming gugugulin, ang pangangaral. Bigyan niyo ako ng talino, ng linaw ng pagsasalita, na may maging simple ang mga pangungusap para madaling maintindihan. At kailangan ko ang tulong ng Espiritu Santo para ang mga salita mo ay talagang magministeryo sa pangangailangan ng aming mga kaluluwa. At pagpalain niyo po itong araw na ito, ito'y araw ninyo, ito'y Lord's Day. I-bless niyo po ang bawat isa. Sana ma-observe namin ito ng may katapatan sa buong araw. Ito ay maluwalhati namin. Hindi lang kami na mga taga-SGCC, kundi ang maraming mga mananampalataya sa aming bansa at sa iba pang mga lugar. Purihin ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin. Pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Nitong linggong ito ay may tumawag sa atin na isang kapatid natin at meron siyang itinatanong. At yung tanong naman niya ay sa tingin ko ay napaka-valid na tanong. Ang sabi niya sa akin, Pastor, normal lang ba na minsan ay nararamdaman ko na malayo ang Diyos sa akin? Na parang tuyo ang aking buhay espiritual. Ang sumunod pa na niyang tanong ay, ikaw ba Pastor? Bilang pastor, nararanasan mo rin yan. Alam nyo, ang agad kong sagot sa kanya ay yes. A resounding yes. Eh alam nyo, may mga tao rin, may mga mangangaral din na nagsasabi na hindi nila naranasan yung panunuyo, no, yung parang ang Diyos ay malayo, na hindi nila na-experience yan. Pero sa pagkakatanda ko, siguro mga isa o dalawa lang ang mga narinig kong ganyan kumpara sa mas marami na umami na may katapatan na dumating din sila sa ganitong espiritual na kondisyon. At alam niyo mga kapatid, gusto kong sabihin na hindi lamang po yung kapatid na yon, kundi marami pa ay dumadaan sa kanyan, sa ganyan. Because I believe that there are times in the life of every Christians when even though you are walking by faith and there is no known sin in your life, but God seems far away. Nananalangin ka, pero parang hindi siya nakikinig. Binabasa mo ang kanyang salita, pero parang hindi siya nagsasalita sa iyo. Hinahanap mo siya, pero parang hindi mo siya makita at parang nagtatago siya. Alam nyo mga kapatid, hindi lang mga fine Christians ang nakakaranas niyan. Magugulat kayo na maging ang mga biblical writers, yung mga ginamit ng Diyos na isulat ang kanyang salita, ay dumating din sila sa ganyang klase ng mga spiritual condition. At ngayon pong umaga, ay titingnan natin, no, i-consider natin ang isa sa mga psalms o isa sa mga salmo na sa aking palagay ay makaka-relate doon sa kapatid na tumawag sa akin. At sa sino man na maaaring sa oras na ito ay may ganyan ding karanasan dahil ngayon ay may crisis, no? There is a strong probability that there are Christians na nakakaramdam din na parang inutugon ba ng Panginoon ang aking panalangin? Andiyan ba talaga siya? Parang nakakaramdam ako ng panunuyo, no? Yan ang titingnan natin ngayon. At I would like to invite you to turn your Bible to Psalm 13. Mga awit, 13. Psalm 13, and we will be reading the whole Psalm 13. Ano? So, basahin ko po sa Tagalog para mas malinaw sa bawat isa. No? Psalm 13, sabi rito, Panginoon, hanggang kailan kalilimutan mo ba magpakailanman ako? Hanggang kailan mo ikukubli ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa at magkakaroon ng kalungkutan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magtatagumpay ang aking kaaway laban sa akin? O Panginoon kong Diyos, bigyang pansin at sagutin mo ako at ang aking mga matay, paliwanagin mo, baka sa kamatayan ay matulog ako. Baka sabihin ng aking kaaway laban sa kanya, ako'y nagtagumpay.
sapagkat ako'y nayayan eh. Baka magalak ang aking mga kaaway. Ngunit ako'y nagtiwala sa tapat mong paglingap, sa iyong pagliligtas, puso ko'y magagalak. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat ako'y pinakitunguhan niya ng may kasaganaan. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, narito si David, no? Na siyang sumulat nito. Anong sabi ng Biblia? Si David ay ang lalaking malapit sa puso ng Diyos. A man who is after God's own heart. So, yan na si David. Pero sa pagkakataong ito, mukhang nakararamdam siya na malayo ang Diyos sa kanya. No? Panic had seemingly gripped him. Now, there was no indication that he had committed sin before God, but he was obsessed by the thought that God might have abandoned him and that he is apparently far away. Now, nabanggit ko nga sa inyo, hindi lang naman po fine Christian, kundi mga biblical writers, ibig sabihin, plural. No, hindi lang si David ang nakaranas yan. Naranasan din yan ng ilang mga sumulat ng Biblia. Halimbawa, si Job. Si Job, na sinasabi ng banal na kasulatan, isang matuwid na lalaki ng Diyos na nabuhay sa panahon ng mga patriarka, meron siyang inamin eh. Doon sa Job chapter 23, nabasahin ko lang yung ilang mga verses sapagkat medyo mahaba yan. Siguro sa verse 3, then sa verse 8 and 9, basahin natin. Job 23, sabi rin verse 3, "O kung alam ko lang kung saan ko siya matatagpuan upang ako'y makalapit maging sa kanyang upuan." Verse 8, "Ako'y lumalakad pasulong ngunit wala siya roon at pabalik ngunit hindi ko siya maunawaan." Verse 9, "Sa kaliwa hinahanap ko siya ngunit hindi ko namamataan. Bumaling ako sa kanan ngunit hindi ko siya namamasdan." Alam nyo, narito ang isang lingkod ng Diyos, umaamin na meron din ganyan silang karanasan. Now, modern Christians often feel reluctant to admit, no, to such experiences. May mga hindi nila maamin yan. Kasi minsan, di ba, yung buong stigma na pagka sinabi mong ganyan, eh, parang mahina yung pananampalataya mo, parang ang spiritual mo ay masyado namang bagsak o mababang klase, di ba, yung ganyang stigma, eh, parang ganun, ano? Eh, after all, eh, kung nakararamdam ka ng parang ang Diyos ay malayo sa'yo, eh, baka hindi naman talaga ang problema ay sa Diyos, kundi ikaw. No? Yung pananampalataya mo, hindi malakas, hindi matibay, hindi malago, no? Baka may ginagawa kang kasalanan. At yung probability na yun ay totoo rin. No? Pwede rin naman talaga na dahil means na nakagawa ka ng kasalanan o kaya naman ikaw ay hindi masipag sa pagpapalago ng iyong pananampalataya, eh kaya nakakaramdam ka. Pero may mga panahon na lumalakad ka sa daan ng pananampalataya, no? Naglilingkod ka sa Panginoon pero nakararamdam ka pa rin ng ganyan. No? At yun ang inamin ni David. Kung si David nga, ay handang umamin nito, isang taong malapit sa puso ng Diyos, a man after God's own heart. According to 1 Samuel chapter 13 and verse 14, alamin ko hindi naman isang nakakahiyang bagay na maging tayo rin ay marunong umamin na may maaaring may ganyan din tayong karanasan, no? Lalo na sa panahon na maaaring mayroong crisis tayong nararanasan, maaaring hindi naman yung pandemic na meron tayo ngayon, kundi maaaring mayroong mga family crisis or personal crisis, di ba? And you don't know how to deal with it, and then you feel like God is far away. Pero alam nyo, itong isang napakaganda. Dito sa salmong ito na binasa natin, we can draw some lessons as to the kind of attitude we ought to display when we feel that God is seemingly at a distance. Mayroong mga ugali na ipinakita ito si David, no? Itong salmo na ito
ay nahahati sa tatlong stanza. Parang katulad ng mga awit na alam natin, no? Meron tong stanza. So verses 1 and 2, yun po yung first stanza na pwede natin sabihin yung mourning ni David, no? And then verses 3 to 4, the praying of David. And then verses 5 to 6 is the rejoicing of David. So, I'm going to follow those natural stanzas in order to highlight this message. This is the message that I'm going to highlight. When God seems far away, we must be resolute to ask Him to give us a new sense of hope. Let me underscore that. When God seems far away, we must be resolute to ask Him to give us a new sense of hope. Now, dito makikita natin na, kumbaga sa panahon, di ba yung tulad niyan, may dumaang bagyo. Pag mayroong bagyo, masungit ang panahon. Siyempre, hindi naman masungit ang panahon ng lagi. Sapagkat yung bagyo, tumatakbo naman yan paalis, no? So, unti-unti, gumaganda ang panahon, humihina ang mga hangin, at pagkatapos, kumakalma hanggang sa nagiging maaliwalas. Tulad ng meron na tayo ngayon. So, parang ganyan ang takbo nitong salmo na ito. Ipinakita na mayroong isang turmoil or troubled heart, and then unti-unti, naresolba niya ito, no? So, yun ang ating titingnan. So, from this is three stanzas, let me give you three lines of thought. Three lines of thought. First, the desperate condition portrayed. The desperate condition portrayed. That's number one. The second line of thought, the divine intervention prayed. The divine intervention prayed. And then the third line of thought is this, the deep expectation pronounced. The deep expectation pronounced. So yun po. So let's look at the first line of thought, the desperate condition portrayed. Now looking closely, in the first two verses, we can find the words, how long? How long, O Lord? Hanggang kailan, Panginoon? Ito po ay apat na beses inulit-ulit, no? To indicate that David had been facing a trial that had already been dragged for an extended period of time. Parang nag-e-extend na nag-e-extend yung trial na kanyang pinagdadaanan. Parang itong lockdown natin, extend ng extend. Parang ganyan. Now, we have no idea what it was. Hindi naman sinabi, ano nga ba itong trial sa pinagdaanan ni David? Hindi naman binanggit nun sa text. Pero parang siya ay nasa isang panel na hindi niya makita yung pinakahangganan ng panel. No? At dahil na nakaramdam siya ng parang desperate na kondisyon. So, at ibinigay niya sa atin dito kung bakit seemingly meron siyang desperate condition. No? Tatlong bagay ang makikita natin na pag-amin dito ni David. Unang-una, ito ang gusto niya sabihin. Because I feel like my God has forgotten me. And then number two, my mind is tormenting me. And then, my enemies are attacking me. Yun ang nararamdaman dito ni David, no? Kung ating pong papansinin. So let's look at it, no? First, my God has forgotten me. Verse 1, A. How long will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Now David was waiting for God's intervention. Naghihintay siya sa intervention ng Panginoon. Na parang napakatagal naman dumating, no? Alam niyo, napakahirap din naman talagang maghintay. Somebody said, the hard thing about waiting is you have to wait. No? The hard thing about waiting is you have to wait. Now, napakahirap, di ba? Napakahirap maghintay. Lalo na sa henerasyong ito na lahat ng bagay instant, no? Lahat mabilisan na, instant coffee, instant noodle at marami pa, puro instant na. Kaya kung sa panahon natin
sasabihin, maghintay ka ay talagang magre-reklamo ang mga tao, no? Talagang mababagot ang mga tao, magkagalit ang mga tao, because we are not used anymore for waiting. And this is because we live in this instant generation na it is as if that everybody is in a hurry except God, no? And it is really obvious kahit sa mga Christians sa ating panahon ngayon na parang yung iba nauubusan na ng pasensya sa paghihintay. Kailan ba talaga tayo dapat mag-worship together as a church? No? Naku, nakikita ko yung mga discussion ngayon sa social media. May mga nagpo-post pa eh, na para bang nag-i-encourage to defy the government order not to conduct mass gathering in the name of obedience to God rather than men. Now, naiintindihan ko naman yan na kahit naman ako, kahit naman sino sa atin, gusto na natin na mag-worship together. No? At may pagkakataon din na maaaring yung civil disobedience ay gawin natin kung ang pag-uutos ng gobyerno ay na huwag tayong magtipon dahil yun ang siyang sistema ng kanilang pamahalaan, o katulad halimbawa isang communist country, they are diba, country that talagang bawal yung mga gathering sa mga religious gathering, o sa isang bansa na napaka-hardcore ng kanilang Islam belief, ganyan ang nangyayari. I think civil disobedience is can be encouraged, no? Pwede siguro sa aking palagay. Pero iba itong sitwasyon na ito na pandemic, sapagkat dapat balansehin natin na mayroon ding sinabi sa banal na kasulatan, no? Ano ba yung sinabi sa banal na kasulatan? Yung ikalawa sa pinakadakilang utos. Mahalin natin ang ating kapwa, no? Gaya ng ating sarili. At ayaw natin na tayo bilang isang iglesia ay maging cause ng paghawa ng mga nakaramdamang ito sa iba. Hindi magandang testimony yan. Hindi rin magandang pagpapakita ng malasakit sa kapwa yan. So maghintay tayo. Kailangan nating maghintay sa tamang panahon. Kaya hindi naman inuutos ng gobyerno ito dahil ito ang siyang ideolohiya na umiiral sa ating bayan. No? Hindi rin ito pagpapakita ng pag-uusig sa atin. Then, hindi naman ipinagbabawal ito. Ito ay dahil lamang sa ayaw na mapalaganap itong sakit na ito na maaaring ikamatay ng ating mga nagsinuman, no? So, going back to this to our discussion, eh, minsan, di ba, nararamdaman nyo ba na you have been praying for something and then you don't see any hope that it will be answered by God positively? Nararamdaman nyo ba yan? No? Kakaramdam ba kayo na parang hindi lumalago yung spiritual life niyo, walang progreso? Yung parang umaakyat kayo sa escalator, pero yung escalator, ang direksyon pababa. So hindi kayo makaabot doon sa itaas kasi nga, sagungat. No? Naramdaman niyo ba na, have you ever felt that teaching and modeling the gospel of truth was apparently no impact to your unbelieving loved ones and friends? No? Nagtuturo ka, nagbabahagi ka, pinapakita mo ang halimbawa, pero parang walang dating sa kanila. No? At ano nangyayari? Nakakaroon tayo ng tinatawag na ano? Pagkabagot. Pagkainip. Kasi in most cases, we tend to measure God's way of doing things according to our own timetable. Meron tayong gusto natin, yung oras natin, yun ang masunod. Hindi naman pupwede yun, mga kapatid. Ang Diyos may sarili siyang panahon. At ako, aaminin ko na ako rin, eh, mainipin, no? At madaling mabagot sa maraming bagay. Lalo na, siyempre, kung meron kang ipinapanalangin at gusto mong mangyari, no, sa pamilya mo at sa ibang tao na pinagmi-ministeryohan mo, no? In personal or in corporate basis, pero parang walang nangyayari, no? Parang still ganun pa rin sila, walang pagbabago.
At naiinip ka, naiinis ka. At, kaya alam nyo, malaking tulong sa akin kasi katatapos ko lang mabasa sa aking personal reading yung buong Book of Acts. At malaking tulong sa akin si Paul para muli ay ipaalam sa akin na ako ay nahuhulog na sa ganitong klase ng pagkakamali ng pagiging maniniwala. Sapagkat tinignan ko yung buhay ni Pablo nung siya ay naglilingkod sa Diyos, di ba? Nagta-travel siya sa bawat lugar sa Asia Minor, doon sa nakarating siya sa Europe. Imagine mo yung travel na yan na noong panahon na yan eh wala pang mga motor vehicle, no? Kung sasakay man siya nang sasakay siya patungo sa ibang bansa, sa pupunta siya sa sasakay siya sa barko, yung barko na wala namang motor kundi at walang engine kundi hangin lang ang nagpapatanggal. Gaano katagal ang mga biyahe na yan? Kaya ako nga nung bumiyahe kami sa England, 15 hours parang forever na ang feeling ko niyan eh, no? Eh gaano pa kaya ito si Pablo nung panahon, lakad lang, no? Pagkatapos sasakay ng barko, napakatagal ng biyahe bago makarating. Pagdating nila doon sa lugar, mangangaral, magtuturo, pupunta sa sinagoga, manganganib ang buhay nila. May pagkakataon pa doon sa lugar ng Listra, no? Nagkaroon ng riot at binugbog sila. At halos mamatay silang dalawa ni Silas. Pagkatapos, nung tumayo sila at okay naman, nangaral na naman, nagturo na naman. Tapos nung si Pablo ay inaresto, no? Dumaan siya sa iba't ibang paglilitis, wala namang naging desisyon sa kanya, naiwan na siya doon sa kulungan. Pagkatapos nung siya sumakay ng barko patungo ng Roma, nagkaroon ng shipwreck. Grabe yung nangyari kay Pablo doon sa Mediterranean Sea, na halos lumubog na yung barko at hindi na halos nila akalain mabubuhay pa sila. Pero wala kang makikita ang anumang pagkainip, no? Pagkabagot o anumang reklamo, ang lahat ay pinagkatiwala niya sa Panginoon at siya pa'y naging daan para encourage yung iba. At yun po ang isang bagay din na masasabi ko na malaking tulong sa akin para ma-address ko yung pagiging mainipin at kakulangan ng pasensya sa maraming bagay. Pero pangalawang bagay, let me hurry on, no? Yung sinabi rin niyang, my mind is tormenting me. Verse 2a, how long must I take counsel in my soul and have sorrow in my heart all the day? Now it means that he was conducting a debate within his mind, ano? Parang nagtatalo yan sa isip niya. At maaari mangyayari din yan sa atin. Merong halimbawa, isang pressing issue, merong isang usapin na bigla na lamang sumulpot sa pamilya nyo, no? O maaaring merong misunderstanding sa pagitan ninyong mag-asawa, sa pagitan ng magulang mo, ng anak mo, ng kapatid mo sa pananampalataya, no? Ng ka-office mate mo, ng kaibigan mo. O maaaring merong tinatawag na unfounded accusation, mga paratang na hindi naman totoo, o mga unfulfilled expectation. Ang tendency niyan, no, isipin mo lagi at halos nakakaisip mo, trabaho na trabaho yung utak mo, hindi ka na nakatulog. At hindi ka na talaga halos makatulog. In such a time, the tendency ay magkaroon ka ng self-pity, sour gripping, depression, kung hindi yan makokontrol. And the worst thing, kung i-aalagaan mo yan, if you are going to nurse that kind of feeling, ano mangyayari? Maapektuhan, maging yung kalusugan mo. No? Itong linggong ito, habang kumukunta kami sa mga bahay ng mga kapatiran, inaisip kong dumalaw doon sa isang kaibigan na kuya-kuya ko rin noong araw. Yun, ako po ay member pa ng isang youth group doon sa unang church na doon ako nakakilala sa Panginoon. And then nabalitaan ko na matay yung kanyang anak. So, tumaan kami saglit sa bahay nila. Sinama ko nga si Joanne at saka si Tony, Hople. At tinanong ko, ano ba dahilan ko bakit namatay yung anak ko, ang pangalan, 40 years old. Sabi niya, ang totoo, meron namang talaga yun, parang problema sa puso. So, cardiac arrest.
Eh, pero sabi niya, ang nag-trigger daw nung cardiac arrest ay dahil meron siyang girlfriend, no? Parang something like 5 months pa lang sila. Biglang nagkaroon ng pandemic, lockdown, hindi sila magkita. Dinamdam niya ng gusto, pinag-isip siya ng isip. At yung dahil kung bakit siya pinapakit. Yung sinabi sa mismong isang tatay niya. No? So, isang bagay yan, di ba? My mind is tormenting me. But not only that, my enemies are attacking me. Verse 2b, how long shall my enemy be exalted over me? So dito, si David, ang concern niya ay yung reaction ng mga kaaway niya. No? Kapag ka nakikita mukhang nagagapi o nalulumo na siya. Diba? Diba? Ewan ko lang sa inyo, no? Ibang just thinking na yung bang isang tao, no, maaaring hindi naman, maaaring merong tao na hindi ka naman, wala namang ginagawang masama sa'yo, pero inis ka sa kanya. Asar ka sa kanya. Siguro hindi mo gusto yung personalidad niya, gusto, hindi mo gusto yung pananalita niya. Pagkatapos, lalaman mo, eh, nagiging matagumpay siya sa kanyang larangan. Di ba? Pero parang mabigat din sa puso yun, ano? Na malaman mo na yung taong kinaiinisan mo, eh, mukhang nagiging matagumpay sa larangan. Eh, lalo pa nga, kung yung taong nagiging matagumpay sa kanyang larangan, nagiging maunlad, ay isang taong, ano, sinaktan ng puso mo. Inakusahan ka ng kung ano hindi naman totoo. Di ba? Eh, ano magiging damdamin mo? Eh, lalo parang talagang kakaiba yung nararamdaman mo. Baka nightmare na siguro ang nararamdaman mo. Eh, alam mo, mga kapatid, modesty aside, mas marami akong kaibigan kaysa sa mga itinuturing akong kaaway. No, pero, ang gusto ko sabihin, bilang Christian, we have a common enemy, and that is Satan. No? Kung ang kanyang simulain, kung ang kanyang cause ay niyayakap ng mas nakararami, masakit sa atin yan. No? Alam niyo, naramdaman ko yan eh. Nung nandoon ako sa ibang bansa, sa England, yung bigat ng damdamin ng mga Kristiyano roon na makita nila na yung gobyerno at yung mas maraming tao ay mas ini-imbibe, mas ini-embrace, at mas hinihil yung practice ng same-sex marriage at abortion. At narito yung mga Kristiyano na alam nila malino sa Biblia ang hindi ito tama. Bigkat talaga ng kalooban nila. And we can truly say with them and with David, how long? But that brings me to my second line of thought. The divine intervention prayed. So unang-una, the desperate condition portrayed. Now, the divine intervention prayed. Now, there's something that we can learn from David. Kasi alam nyo, minsan, kapag ang isang tao dumadating sa kondisyon na ganito, na para bang ang layo ng Diyos sa kanya, nanunuyo yung kanyang buhay espiritual, imbis na tumawag siya sa Panginoon, ano nangyayari? Kinakampihan niya yung kanyang pakiramdam. No? Pinapaboran niya yung kanyang pakiramdam. Hindi na siya nagbabasa ng Bible, hindi na siya nagsumasamba sa Panginoon, hindi na siya nananalangin. No? At ano nangyayari? Hinahanap niya na yung magpapasigla sa kanya sa mga bagay mula sa mundo. Anong resulta? Miserable lalo yung buhay niya. David, on the contrary, was a man of determination. Instead of turning from God, he turned to Him. Instead of complaining to men about God, he complained to God about men. Yan ang ginawa niya rito. So let us consider three things about his prayer. Verses 3 to 4. Makita ito, clear yan dito sa ating context, no? Lalo na sa verse 3. Una-una, sa kanyang panalangin, sabi niya, consider me. Consider me. Sunod, hear me. Pagkatapos sabi niya, illumine me or enlighten me. Enlighten my eyes. But first, consider me. Yung salitang consider me, yung idea nito ay parang kung ating ilalagay sa ating sitwasyon ngayon, eh, paano ba nito? Isang estudyante na hindi nakapagpasa ng kanyang assignment right on time, no?
Siyempre, ayaw nang tanggapin ng kanyang teacher yung ipapasa niya dahil late na. Humihingi siya ng consideration, no? Because meron naman siyang valid reason. Kaya pwede natin sabihin ngayon, di ba? Yung SAP, no? Yung pinamimigay ng gobyerno na social amelioration fund, eh pagkatapos sinuri, hindi ka nakapasa. Pero kailangan mo ng pera, kailangan mo ng tulong. Nakiusap ka, nai-consider ka, parang ganyan, no? So, we need this kind of attitude in coming to the Lord. Tandaan natin, mga kapatid, wala tayong anumang karapatan na mag-demand o magdikta sa Diyos. Pero pwede tayong makiusap. Pwede tayong humingi ng awa. Pwede tayong humingi ng kanyang biyaya. Pwede tayong lumuhog. At sabihin natin, Panginoon, consider me. Pangalawa, hear me. Alam nyo, part of the sense of abandonment consists in the feeling that our prayers fall on deaf ears. Diba? Parang nagpe-pray ka pero parang wala na nakakakinig, nakikinig. Pero hindi lang yun. The sensation that no one listening, not so much because no one is there, but because no one cares. Huh? Nandiyan naman siya. Pero parang wala siyang pakialam. So dito si David ay humihingi siya ng token of love. David begged for a token of love or some evidence that he is still mattered to God. Panginoong Diyos, gusto ko ng ebidensya na kahit na hindi mo mo natugunin tong prayer ko, gusto ko lang ebidensya na pinakikinggan mo ako. No? Nandiyan ka. Yan ang gusto niya sabihin. Di ba? Naalala ko, ilang taon na nakakaraan, meron akong dinalaw na isang nasa hospital. Matagal na dumadalo yun sa ating pong church, SGCC. Pagpunta ko sa hospital, hindi ko na siya pwede makausap sa ICU sapagkat intubated siya. May mga tubo sa kanyang bibig at hindi na siya nakakausap. No? Nakapikit na lang siya. So, lumapit ako sa kanya, bumulong sa kanyang tenga. No? Kinausap ko siya. Pinaalala ko sa kanya ang ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo, ang pagtubos ni Kristo, ang pag-asa natin sa Kristo sa buhay na ito at sa buhay na darating. Pero gusto ko kasi matiyak eh, na napapak naririnig niya ako kaya hinawakan ko yung kanyang kamay. At alam niya ba, pinisil na yung aking kamay. Indikasyon na naririnig niya ako. Alam niya, ibigay ng joy sa akin, ano, mga kapatid. What a joy to know that I was not talking to a deaf ear. Hindi ako nagsasalita sa isang taong hindi na nakakapakinig. Napakaganda. Yun ang gusto ni David dito. Pero not only that, sabi niya, enlighten me. It is as simple as, Lord, help me to understand. Lord, I need a sense of direction. Give me joy with what I'm doing. Bring back the light within me. Alam niyo, there is no better tonic in the entire world than a renewed grasp of truth that God is for us in Christ Jesus is still real. Now, if you have lost sight of this, sa tingin mo parang sisimulang mawala yung grasp mo doon sa truth, no? David is an example for us. Ask God for it. No? Ask God for it. And here, sa verse 4, alam niyo kung bakit pinapakita ni David, sabi niya, eh, kasi yung mga kaaway. Baka yung mga kaaway sila yung magbunyi. No? Eh, concerned kasi siya, alam niyo, yung sinasabi niya rito, hindi yung magbunyi dahil mamatay si David, no? Matalo siya. Hindi yun eh. Kundi, ang concern niya yung reputasyon ng Diyos. No? Kung sakaling siya na sinasabing lingkod ng Diyos ay matalo, eh sinasabi, eh di natalo ang Diyos. No? Yun ang sinasabi niya rito, he doesn't want to see his enemies rejoicing because the interest of God is hampered. The same also is true with us today. Alam niyo mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng masiglang paglilingkod at hindi malamig. No? Kailangan nating lumago sa pananampalataya at hindi maging stagnant. Kailangan nating maging matibay sa katotohanan at hindi ito ay kompromiso. Kailangan
Meron tayong kapanatagan sa puso sa anumang sitwasyon na meron tayo at hindi iligalig, no? At ang dahilan natin ay dahil gusto nating makita ng mga tao sa pamamagitan ng buhay natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At yung ating ultimong kaaway na si Satanas ay hindi magkaroon ng anumang pagkakataong makahakbang papasok sa pintuan ang ating mga buhay at para sabihin, natalo tayo, natalo ng Diyos. Now that brings me to my last and final point or final line of thought, the deep expectation pronounce. So, una, nakita natin the desperate condition portrayed, the divine intervention prayed, the deep expectation pronounced. Now, having prayed, rather than giving way to the desperate condition and negative feelings, the psalmist discovered the new vitality in life. Yan yung makikita natin sa verses 5 to 6. Let me read to you again in English. But I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. Kapag nakita nyo, sa kanyang pananalangin, merong panibagong sigla na naramdaman si David. Merong sariwang katotohanan na muli ay bumalik sa kanya. Nung hindi nagbago yung kanyang sitwasyon, ganun pa rin, andun pa rin siya sa isang marahil na mahirap na kalalagayan, pero merong nagbago sa kanya. Ano yun? No? Na makikita natin obviously rito. Una, trust in God's affection. Pangalawa, hope in God's salvation. Pangatlo, joy in God's providential action. Yan ang nakita niya dito. No? Nothing has changed actually in terms of physical condition. Some commentaries propose na si David daw sa panahong ito ay nandun daw sa loob ng kuweba, nagtatago habang pinagtataguan niya si Saul, Haring Saul, at ang kanyang puwersa na gusto siyang patayin, no? Pero, well, I'm not say, hindi ko pwedeng sabihin yun na nga, kasi wala namang malinaw dito sa text, no? There was no indication na yun nga nangyari. But whether that was true or not, there was no immediate change in his physical situation than that of his spiritual vibrancy. Ang talagang nagbago, hindi yung physical, kundi yung panloob, yung kanyang spiritual vibrancy, yung sigla na espiritual. No? Nagkaroon ng pananariwat no, sa pag-ibig ng Diyos. Pag-asa sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos at kagalakan sa providensya ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ang ugali natin ay higit na mahalaga kaysa sa sitwasyon natin. No? Yung reaction natin ay higit na mahalaga kaysa sa kalalagayan natin. At hindi lang yan, kung ano yung nangyayari doon sa loob ng ating pagkatao, ng ating puso, ang higit na mahalaga kaysa sa nangyayari sa labas ng ating pagkatao. Nagbabago ang mundo. We live in a changing world. Sino bang makapagsasabi, biglang mangyayari ito, no? Na magkaroon ng ganitong pandemic na ang buong mundo ay nayanig. Pero itong dapat nating tandaan. Nagbabago ang mundo at ang pangyayari sa mundo, pero merong hindi nagbabagong Diyos at hindi nagbabagong salita ng Diyos. Kung ikaw ay totoong Kristiyano ngayon, ang batayan ng iyong kaligtasan ay hindi ang iyong nararamdaman, kundi kung ano ang ginawa ni Kristo. Kung ano si Kristo at kung ano ang ginawa niya. Sa banal na kasulatan malinaw, no? Si Kristo ay namuhay ng matuwid. Yan ang hindi natin nagawa. Siya ay namatay bilang isang katubusan sa mga makasalanan tulad natin. At siya muling nabuhay para pagtagumpayan ang sumpa ng kasalanan na nararanasan ng lahat ng tao. Kung ikaw ay totoong nanampalataya kay Kristo, kung totoong si Kristo ay nasa iyo, pinagtiwalaan mo ang katotohanan yan, ligtas ka, at ikaw ay may buhay na pag-asa at meron kang dahilan para maging masaya sa anumang sitwasyon na pinapayagan ng Diyos na dumating sa iyo.
Alam nyo, may mga panahon na pinapayagan ng Diyos na mangyari yung tinatawag na sense of divine desertion. Yung gamit ng mga Puritans yan, no? Parang malayo ang Diyos, divine desertion. No? Kasi dumarating yan. Bakit? Parang na-miss natin siya. Para magkaroon tayo ng longing sa sweet presence niya. No? At hindi ko alam, maaaring yung iba sa inyo, no? Ay dumadalo sa church, pero mechanical na lang, no? O kaya routine na lang, no? Bahagi na lang ng schedule, pero hindi naman talaga dahil you want to engage or you want to have fellowship with the special presence of God. You long for the presence of God. Maaring wala na yun eh. No? Parang wala na yung mga bagay na yun. Maaring ginagawa mo lang, nandoon ka sa worship para, siyempre, eh, baka tanungin ka na naman ni pastor, asan ka? Wala ka ng linggo. No? Kaya ayaw mo nang ganyan tinatanong lagi, edi, worship na nga lang ako. Maaring ganun na lang. Wala nang dating sa'yo. At ngayon, pinayagan ng Panginoon na dumating ito sa ating lahat para makita na, ay, namimiss ko na ang Panginoon. Namimiss ko na yung kanyang presensya. No? So I believe, yan ang isa sa mga tinuturo ng Panginoon sa atin ngayon eh. Para bang diba yung meron kang kaibigan na madalas kayo nakikita, normal na lang, parang dating yun, sapagkat normal na kayo nakikita, nagkikwentuhan, but suddenly bigla siya nawala. Ay, pala nakita mo ka ba? Na-miss mo yung kanyang presence. Na-miss mo yung kanyang, yung siya mismo, no? At yun ang ginagawa marahil ng Panginoon. I believe that is what God is teaching in teaching us and impressing upon us in this trying time. No? God wants us to long for His presence. God wants us to miss Him. And I hope na yan ang nangyayari sa marami sa inyo. Pero kung hindi ka pa Kristiyano ngayon, ito ang gusto kong sabihin. Seryoso ang kalalagayan mo. Sapagkat ikaw ay nasa daan tungo sa kapahamakan. Sa lugar na yon, ang favorable presence ng Panginoon ay wala na magpakailan. Kaya, ano gusto kong sabihin sa iyo? Huwag mo sayangin ang pagkakataong ito. This is your high time na lumapit kay Kristo sa daan ng pananampalataya at pagsisisi at sabihin mo sa kanya, Panginoon, ligtas mo ako. Ako'y makasalanan. Ipilang mo ako sa iyong pamilya. Ipilang mo ako sa mga taong magmamahal ng iyong pamilya. Ipilang mo ako sa mga taong iyong pinatawad sa pamamagitan ng iyong kamatayan ng Jesus. No? Sabihin mo yan sa kanya. Alam niya, sabi sa John 6:37, ang sino mang ibinigay sa akin ng Ama, si Jesus ang nagsabi niya, ay lalapit sa akin. At ang sino mang lalapit sa akin, kailanman hindi ko itatanggap. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. God bless you. At tayo po ay magtapos ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa blessing ng iyong mga salita. Isulat mo sa puso namin ang aming mga natutunan ngayon. Bigyan mo kami ng sigla, lalo pa. At kung may mga panahon na kami parang walang sigla, ay tulungan mo kaming huwag pagbigyan, huwag kampihan itong aming nararamdaman. Kundi tulad ni David, maging determinado kami, lalo lumapit sa iyo, humingi ng sariwang sense of hope. At alam namin hindi mo ipagdadamot yan sa akin. Pagpalain niyo po ang buong maghapon na ito ng aming pag-o-observe sa iyong araw na ito. At ikaw po ang mag-uwalhati. Ito ang aming dalangin sa ngala ng aming Panginoong Jesus. Amen. Marami pong salamat mga kapatid sa inyo pong pag-join at pag-tune in sa ating live stream na ito. We encourage na sana ang buong araw na ito igalang natin. At if you have time, at 6 o'clock, yung Trinity Baptist Church in Mat yata ang mag-preach mamaya. No, so if you have time, I hope that you would also consider to join sa kanila pong worship service. And you can also sing with them. Mga kinakanta nila, pareho ng kanta natin. So salamat sa Panginoon.